naging dahilan ng aksidente ng asawa niyo, Mr. Martinez. Lumalabas sa investigasyon na hindi basta aksidente ang nangyari. Usang pinutol ang brekos kaya nawala ng preno ang kanyang sasakyan. Bakit naman gagawin yun? Obviously, ang motibo ay para patayin siya. Eto na mga lab results mo. Yung mammogram at saka yung biopsy na din. Kumusta naman yung resulta? Hindi maganda ang resulta ng mga examinations mo. Lumalabas, may breast cancer ka. Stage 3 na. I'm sorry, pero kalat na ang cancer cell sa dalawang breast mo. 100,000 ang usapan natin. At huwag na huwag mo akong lulukohin. Kaya itutumba kita. O sige na. Pero sa tingin mo ba, may dala akong 100,000 araw-araw? Kailangan pumunta ng banko para mag-withdraw. Kailan ko makukuha ang pera? Basta tatawagan na lang kita. Umalis ka na nga. Siguraduhin mo lang, Bridget. Dahil kahit sa impyerno, mahantingin kita. Umalis ka na. Daddy, kamusta si Mami? Hindi pa siya nagkakamalay. Nagsabi ng doktor kapag hindi pa siya magising in 24 hours. Hindi ko. Nandito na kami. Sasamahan ka namin, hindi ka namin iiwan. Nakasunyo ang loob ninyo, Ma. Di ba lagi niyo sinasabi sa akin na lumaban ako? This time, ako naman po magsasabi sa inyo, Ma. Lumaban ka, Mami. Alam kong matapang ka. Hindi ka basta-basta sumusuko. Mahal na mahal ka namin, Mami. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo kaming iiwan. Mali yung findings ng una kong doktor, di ba? Wala naman akong breast cancer. Oh, doktora, bakit hindi kayo makasagot? Tama ako, di ba? I'm not sick. Wala akong breast cancer. Because you have, Bridget. You have an invasive ductal carcinoma. Sakit ni Bridget, ano? Bakit ayaw pang sabihin sa atin? Eh kasi nga, hindi pa sigurado yung doktor. Siguro, tita. Malalayo. Kaya hindi masabi sa atin.
Ito naman? Mali mo! Ano yun? Gastroenteritis lang yun. O kaya tonsillitis. Ba't hindi yung paisama si Nook? Tonsillitis lang, isisikret pa sa atin. Hiyaan mo na. Tatanungin natin siya mamaya pagdating niya. There are 3 options para matreat ang breast cancer mo. Surgery or mastectomy, that is removing of your breasts. Second is chemotherapy. And third is radiation. But these are not assurance na mawawala ang cancer cells mo. But these procedures can help you somehow to prolong your life. Prolong my life? Or my agony? Bridget, I'm sorry. But this is the reality of cancer. But I'm too young to have this disease. Walang pinipili na edad ang cancer. Once you have it, it's there. Ang tangi lang nating magagawa is huwag pabayaan na kumalat ito. But unfortunately, you are on stage 3 going to 4. So, gano'n pa ako katagal, itatagal ang buhay ko? The longest is 4 months, kapag naagapan pa. Bridget, we still have time. Let's act fast now. Kahit gamutin niyo naman ako, doon din naman napunta ko eh. Mamamatay din naman ako. What? May gustong pumatay kay Mami? Yun nga ang anggulong tinitingnan ng mga investigador ngayon. Pero sino naman ho ang gagawa nito kay Mami? Wala naman tayong kilalang merong matinding galit sa kanya. Meron, Jonas. Iisa lang naman ang may matinding galit sa atin eh. Si Bridget. Hindi. Lalaban ako. Hindi ako magpapatalo. Hindi ako mamamatay. Suerte ka pala.
ko muna ang anak mo. Ide-demanda ko si Bridget. Yun ang gusto kong gawin. Hindi ako magtataka kung si Bridget nga ang pagbintangan natin. Pero Ellery, paano natin siya ide-demanda? Eh wala naman tayong pruweba na siya mismo ang gumawa nun sa mami mo. Hahanap tayo ng paraan, Dad. Paiimbestigahan natin siya. I agree with Ellery, pa. Maghahanap tayo ng mga ebidensya. Ang kailangan lang natin gawin, humanap ng pinakamagaling na investigador. At kapag napatunayan natin na si Bridget nga ang gustong pumatay kay Mami, hinding-hindi ko na mapapalampas to. Nakaligtas siya nung ako ang pinagbantaan niya, pero this time I'll make sure na mapaparusahan siya. Inugoyo mo ba ako? Bayaran mo ako. Mando, hindi kita mababayaran. Kailangan ko yung pera. Wala akong pakailan. Basta bayaran mo ako. Hindi mo ba ako narinig? Kailangan ko yung pera. Importante. Anong sabi ko sa'yo? Yung oras na bukuhin mo ako, kikili na kita ng leg. Ano? Bayaran mo ako? Gusto mo pariling kita ngayon dito? Ano? Dumayas ka sa harapan ko kung ayaw mong tuluyan kita. Babalikan kita! Babalikan kita! Hello? Dito nga po nakatira. Sino po sila? Sandali lang po ata tawagin ko. Ma'am Ellery, may gusto po makapag-usap sa inyo. Sino daw? Ayaw po sabihin yung pangalan. Hello? Hello. Miss Ellery Martinez? Sino to? Huwag mo na itanong kung sino ako. Hindi ko din naman sasabihin. Ang mahalaga, malaman mong totoo. Anong totoo? Sino ba to? Si Bridget lang naman ang utak ng lahat kaya na-aksidente ang nanay mo. Ako mismo ang inutusan niya para tanggalin ang brake ng hose. Kaya na-aksidente ang nanay mo at nawala ng preno. Sino ka ba? Nasaan ka? Hello? Hello, sino to? Hello? Sinabi ko na sa inyo eh. Si Bridget ang gustong pumatay kay Mami. Pinagawa niya lang sa ibang tao. Paano naman tayo nakakasiguradong sinabi nga niya yun? Pa, sinabi nung taong yun kay Ellery na siya mismo ang pumutol ng brake hose ng sasakyan ni Mami. At tumutugma lang yun sa investigasyon. Hindi niya naman gagawin yun kung hindi siya mismo ang gumawa, di ba? Halika na, Jonas. Saan tayo pupunta? Pupuntahan natin si Bridget. Ellery, wag na. Ellery, buntis ka. Baka kumapano ka pa. Ipaubaya na lang natin yan sa mga pulis. Dad! Magdedemanda na lang tayo. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakakaharap si Bridget. Ngayon pa na sigurado akong siya ang gumawa no kay Mami. Hindi na ako takot harapin siya. Napakalaki na ng kasalanan niya sa pamilya natin. Ellery! Ellery! Wala ka ba nakitang lab findings dyan o reseta ng doktor? Ito, wala eh. Eh baka sinunog ng magaling mong pamangkin para talagang wala tayong mahanap o makita. Ay? Oh! Anong ginagawa niyo sa kwarto ko? Eh,
etong tita mo eh, gustong malaman kung ano yung sakit mo. Kaya nangangalgal kami dito sa kwarto mo kung baka makakita kami ng kung ano man, ng reseta o kung ano ng doktor. Huwag na kayong maghanap. Alam ko na yung sakit ko. Ano? Gastroenteritis yan, o? Kaya gout. Hindi lang ganun kasimple ang sakit ko, tita. Eh, ano nga? May breast cancer ako. Ano ka ba naman, girl? Kumita na yan. Ano ginamit na natin yan dati? Ito naman. Ito talaga? Pati ba naman kami, pinasasakay mo? Eh, kami na ito. Oo nga. Nagpanggap lang ako dati, pero ngayon nagkatotoo na. Tapos ayaw niyo akong paniwalaan? Pinagtatawanan niyo pa ako? Bahala nga kayo. Bridget! Bridget! Lumabas ka dyan! Well, hello, my dear sister. And my ex-husband. Pasok kayo. Mampu kayo. Welcome back. Mabusak tayo. Ang tibay din ang sigmura mo, no? Nakukuha mo pang magbiro samantalang patong-patong na ang kasalanan mo sa pamilya ko. Kasalanan? Ellery, kakabalik niyo lang. Ano na naman yung mga sinasabi mo? Come on. Don't play innocent here, Bridget. Alam namin gusto mong patayin si Mami. Pinatanggal mo ang preno ng sasakyan niya para madisgrasya siya. Ano? Bakit hindi ka makasagot? Criminal ka? Ang kapal na mukha mo. Hindi porkit malaki ang tiyan mo, hindi kita papatulan, ha? Ano? Tama na. Huwag na huwag mong sasaktan ang asawa ko. Bakit? Babaril mo ako ulit? Oo. At sisiguraduhin kong mapapatay na kita ngayon. Kaya huwag na huwag kang lalapit sa asawa ko. Kayo ang unang sumugod sa akin. Dahil pinagtangkaan mong patayin ang Mami. Teka. Sandali, sandali. Anong usapan to na may patayan na ako narinig? Ano yan? Hindi ninyo alam? Bakit hindi niyo tanungin yung criminal ninyong pamangkin? Wala kayong ebidensya, Ellery. Meron! Ang katunayan, tinawagan niya ako sa telepono para sabihin sa akin na ikaw ang nag-utos sa kanya na tanggalin ang preno ng sasakyan ni Mami. What? Ellery, hindi magagawa yun ni Bridget. Nagawa na niya, Aloha! Etong tatandaan mo, Bridget, ha? Magkakaubusan na tayo ng lakas at ng pera, pero sisiguraduhin kung mabubulok ka sa kulungan. Nagising ka. Marisa!
Nurse! Please! Nurse! Nakakaloko ka, te. Ang galing mo talagang gumawa ng mga kwento-kwento. Kung kailan lang ang sabi mo may cancer ka. Aba, ay hindi pa bumibilang ang ilang oras, may nagbibintang naman sa'yo, kriminal ka daw. Mamamatay tao. Hindi totoo ang binibintang sa akin, Ellery Aloha. O sa ano ngayon ang totoo? Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Totoong may sakit ako, may cancer ako, mamamatay na ako, pero ayaw niyo naman akong paniwalaan. Ito nga kung ano-ano lang iniinom ko, baka kasi sakaling gumaling ako. O ano naman ang hindi totoo? Hindi totoo ang binibintang sa akin ni Ellery na gusto kong patayin si Nina. O ano ngayon ang gagawin mo kung itutuloy nila yung demanda? Aba, edi lalaban tayo. Hindi naman ako papayag na ipakulong nila yung pamangkin ko na wala naman silang ebidensya doon sa binibintang nila. Tao po. Ay. Magandang araw po. Ay, ano kung kailangan nila? Meron kaming dalang warrant of arrest para kay Bridget Quintana. Bridget? At anong kaso naman nakasampalaban sa akin? Attempted murder po. Hindi totoo yan. Wala akong kasalanan. Mali ang binibintang nila sa akin. Pasensya na kayo, ma'am. Paalala ko lang po sa inyo, meron kayong karapatang manahimik at kumuha ng sarili ninyong abogado para ipagtanggol ang sarili ninyo. Kung ano man ang sabihin ninyo, maaari nilang gamitin lang sa inyo. Pero wala akong kasalanan. Mali ang nakasulat dyan eh. Ay, hindi nyo pwede na mali. Mali ang binibintang nila sa akin. Wala naman akong kabilang. Hindi ako sasama sa inyo. Ma'am, ano ba? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Nasasaktan ako. Wala akong kasalanan. Mali ang binibintang sa akin. Patunayan mo sa korte yan. Tita! Ma'am, pasensya na po kayo. Bitawan niyo ako. Nasasaktan na ako. Laban po siya. Sige, tara. Alo, Bridget! Abogado, makukuha tayo ng abogado, Bridget! Bridget, ilalabas ka namin! Bitawan niyo ako! Bridget! Malapasin niya ako! Ano ba? Shhh! Naririndi ako! Wala akong pakialam sa ate-ate mo! Yung resulta ng lab test, Bridget, halika pa sa inat. Invasive ductal carcinoma. Totoo nga yung sinasabi ni Bridget, may cancer siya. Lalapit ako kay Delphine at kay Ellery. Magmamakaawa ako. Hindi na sila maniniwala sa atin. Hindi na ako umaasang mapapatawad pa nila ako. I don't sympathize with her. Isipin niyo nang masama ako. But I will feel happier when she's dead.